Welcome sa Hey Anime Sensei! Dahil sa pagligtas ng Corpse God sa mga bata ay nagawa namang makita sa camera ang kanyang ginawa, tila natutuwa naman si Misaki sa kanyang mga nakikita at lubos ang paghanga sa Corpse God, habang abala sa paghahakot ng gamit dahil sa bago nilang lugar na matitirahan makikita naman ang Corpse God na gumagamit ng pito na tila traffic enforcer habang inuutusan nito ang mga kalansay. Napatanong naman si Takumi kay Misaki na kung ayos lang ba na makipag-halubilo sa taong pumeslang sa kanya. Sagot naman nito na siya ay kinikilig kung kaya wala na itong pakialam sa mga nangyari, upang mabilis na makapag-adjust ang bida kaya binigyan ito ng masisilungan ni Clarissa na kasama si Misaki at Takumi. Nagtanong din si Takumi na ano ang kanilang ginawa upang mapagtakpan sa mga magulang ni Polka ang mga nangyari. Wika naman ang bida na ipinag-alam nito sa mga magulang ni Polka na nasa isang bakasyon nito upang tumuklas at mag-enjoy sa mga bagay-bagay. Nagmungkahi din si Clarissa na huwag niyang kalimutan na magpadala ng mga postcard dito upang hindi ito mag-alala. Nagtanong din si Takumi kung may naaalala ba siya sa mga memorya ni Polka ngunit nahihirapan siyang alalahanin ang mga panahong matagal na nanangyari. Habang abala sa pagbabasa ng libro, nagbahagi ito na ang kanyang panahon ay hindi naman iba sa panahong kasalukuyan dahil ang mga whale na may pangalang Legendary Beast ay nakikita niya sa kanyang pinagmulan. Wala naman siyang kinakabahala sapagkat hindi naman umiiral ang Guildwood Religion. Hindi naman ito alam ni Takumi kung kaya paliwanag ng Corpse God na ito ay grupo na iniisip na siya ay nakakasuklam at tinatangkang siya ay patayin. Dagdag pa ng bida dahil sa kanyang pinagmulan ay isa siyang napakalaking kalansay. Ninanais na ng bida ang mapayapang buhay sa kasalukuyang panahon ngunit kung merong gustong pumatay sa katawan na kanyang ginagamit ay wala na siyang magagawa kundi ang pumatay. Nagwika naman si Takumi na wala silang alam ni Misaki kung sino ang naging kliyente na gustong pumatay kay Polka ngunit wika ng bida na nagawa na nitong matanong si Clarissa ngunit anya na isa yung sekreto at bilang kapalit ng di pagsagot sa tanong na iyon ay kanyang pagpayag na tumira ito sa kwartong kinaruroonan nila. Imposible umanong mapasagot ito ng kung sino yon, kung kaya pag kinakailangan niyang mag-imbestiga ng mag-isa ay gagawin niya ito. Wika naman ni Takumi na hindi lang si Clarissa ang nag-iisang namumuno ng mga grupo ng mga killer sapagkat marami sila, ngunit anya na wala namang makakapatay sa katawan ni Polka maliban na lang siguro sa Lemmings. Dahil napakakulit ni Misaki, nagtanong itong si Takumi na kung hindi ba siya nababahala kay Misaki sapagkat ito ang pumatay sa kanya. Sagot naman ang bida na hindi naman siya nababahala dahil si Polka ang pinatay nito at hindi siya. Nagbigay din umano ng mensahe ang kaluluwa ni Polka na pinapatawad na nito si Misaki kung kaya nagulat si Takumi sapagkat nagagawa nitong makipag-usap sa mga kaluluwa. Itinuro naman ng bida ang drone na naruroon umano ang kaluluwa ni Polka sapagkat noong oras na siya ay pumaloob sa katawan nito ay nakita niyang gumigala ito sa lugar kung kaya naghanap siya ng ibang bagay na maaaring palooban nito at ang drone ang kanyang nakita. Nagpaalam din ito kay Takumi na kung maaari bang dun muna ang kaluluwa habang wala pa siyang nakikitang maaaring malipatan nito. Sabi pa ng bida na aminado itong ginagawa niyang libangan ang mga kaluluwa na parang isang laruan. Kinilabutan naman si Takumi sa kanyang mga narinig kung kaya napaisip ito na hindi niya dapat ibababa ang kanyang depensa dito. Napatanong din ang Corpse God na dapat na siyang maghanap ng trabaho upang kumita. Wika naman ni Misaki na maaari siyang pumatay o magnakaw, ngunit hindi sanay ang katawan nito sa mga ganang bagay. Napansin naman ni Takumi ang isang tao na nag-aabang sa entradang pintuan na hinahanap si Misaki. Ayon sa lalaki, siya ay nangangailangan ng tulong dahil hinahanap ito ng isa sa mga gang upang patayin at ang nakikita umano nitong paraan para hindi siya mapaslang ay dapat na unahan niya na ang mga ito. Ngunit napaisip naman si Misaki dahil nasa gitna pa siya ng hindi pa natatapos na misyon. Nagalit naman ang lalaki sa bida dahil bigla itong nagwika ng di nila napapansin. Ayon dito na tinatanggap niya ang kahilingan nito na ipinapataw niya kay Misaki. Kinagabihan dinala ng lalaki si Misaki sa isang malaking bahay, ayon dito na nasa loob umano natutulog ang mga taong gustong pumatay sa kanya, anya na nagtatrabaho din ang mga taong ito kay Jinba. Dagdag pa nito na ang mga taong ito ay gumagawa ng pagpatay sa buong pamilya na kanilang binibiktima. Matapos marinig ang mga bagay na ito, mabilis namang tumungo si Misaki sa gilid ng bahay upang makiramdam ngunit sa di inaasahan nito pala ay isang setup. Makikita ang kasanayan ni Misaki sa kanyang trabaho dahil napakadali lang nitong naiiwasan ang atake ng kanyang mga kalaban. Dahil sa likse kung kaya wala
walang kahirap-hirap na ito'y kanyang nagagapi. Ilang tadyak lang at natulog ang lahat ng ito, ngunit hindi niya napansin ang lalaking nagdala sa kanya sa lugar at mabilis siya nitong binaril dahilan upang siya ay matemba sa lupa. Ang lalaking ito ay nautusan ng isa sa mga pinuno ng mga gang na paslangin si Misaki. Ngunit hindi naman inakala ng mga ito ang pagtungo ng corpse god sa lugar. Binyantaan din ito ng lalaki, ngunit mas nagulat ang lahat ng magawang gumalaw ni Misaki at pagsabi ng bida na ito ay isa ng zombie, na kahit ilang butas pa ang gawin nila sa katawan nito ay malabo na ito'y magawa nilang mapatay. At sa muling pagbangon nito ay kanya ring pagtapon sa mga kalaban. Habang abala si Misaki, tumawag naman si Takumi upang ipaalam na isang trap ang kanilang napasukan, ngunit sagot nito na tinanggap niya naman ang kahilingan ng mga ito. Dahil sa simula pa lamang ay nakita na ng bida ang mga kaluluwa ng mga bata na kasama nito at tila humihingi ng katarungan, kung kaya walang pagdadalawang isip na tinanggap nito ang misyong yon. Sa paghawak ng mga kaluluwa ay siya ring paglabas ng malaking kamay ng kalansay na nagawang durugin ang mga kriminal na may kasamang mga lupa. Naglaho na rin ang mga kaluluwa sapagkat natanggap na nito ang katarungan na kanilang hinahanap. Sa pagbalik ni Misaki at Corpse God sa kanilang bagong tahanan ay makikita na wala nang tama ng bala ang katawan ni Misaki, ngunit dahil sa narinig ni Takumi tungkol sa kaluluwa ng mga bata na tinulungan nito, kaya nagtanong siya na bakit niya yun ginawa, kung laruan lang naman umano ang mga espiritu para sa kanya. Ngunit mas gusto naman nito na nakikita ang mga bata na masaya, kung kaya walang pag-aalinlangan na yun ay tinulungan niya. Sa muling pag-usap ni Takumi at Clarissa, nalaman nito na iniurong ng kanilang pinuno ang utos na patayin si Polka. Wika nito na ayaw niya sa mga suplado kausap. Sa isang grupo naman ng mga gaang, tila gagawa ito ng hakbang upang mabawasan ang tinik sa kanilang lalamunan at kanilang paghanda upang sumugod. Ngunit sa pagpasok nito sa isang kwarto ay pagbungad din ng mga kumalat na dugo sa sahig. Hindi naman ito napansin ang pagkawala ng kanyang kasama na tila isang halimaw ang gumawa. Hindi naman kalayuan ang pinagdalhan nito sa kasamahan niya, kung kaya bago ito mawala ng hininga ay nagawa nitong makapagsalita ng lemmings. Hindi naman ito naniniwala sapagkat isa lang umano yung kwento, hanggang sa nagawa siyang atakehin nito sa kanyang likuran. Abala naman si Misaki at Corpse God sa pagbabasa sa libro ng isang vampira. Napahanga na naman si Misaki sapagkat napakaangas umano ng kanyang pinagmulan sapagkat totoo ang mga ito sa kanyang orihinal na mundo. Magagawa namang ma-evolve ng Corpse God si Misaki bilang isang vampira kung may sapat lang umano siyang kapangyarihan. Si Takumi naman ay abala sa pagmamasid sa CCTV. Nagwika ito na parang nanonood lang siya ng video game at tila naglalaro lang ng larong bahay ang halimaw at ang zombie. Sa muling pagtanggap ng tawag ni Clarissa sa di kilalang tao, ay siya ring pagtanong nito kung maaari ba nilang ituloy ang pagpatay sa isang high school student na si Polka. Ngunit wika nito na hindi na yon maaari sapagkat nagawa na nilang magkasundo tungkol doon. Isang lalaki naman ang naghahanap kay Clarissa upang magtanong tungkol sa mga kalansay na nakita sa gusali nito noong araw na nasusunog ang building ng Shakuzawa. Pinag-usapan naman ni Takumi at Corpse God ang tungkol sa katawan ni Misaka. Ayon sa Corpse God na ang katawan nito kusang hinihilom ang sarili kapag nakakatanggap ng pinsala, kung kaya wala silang dapat ikabahala. Ito rin ay naging mas sensitibo at magagawang mapadali ang paghilom ng mga lubhang pinsala kung kakain ito ng mga hilaw na karne. Ang laway naman ito ay mayroong malakas na paralytic effect na magagawang ma-paralyzed ang kanyang biktima. Kinagat naman ni Misaki ang bida upang masubukan ito na ikinagulat ni Takumi. Sa mga oras na nanghihina ang Corpse God ay kanya ring pag-isip na kung meron bang superhuman na nabubuhay sa mundong iyon na tulad ng Calamity Crusher. Mula sa pinangyarihan ng krimen na kagagawa ng bida at Misaki, makikita ang isang nilalang na tinatawag na lemmings na gawa nitong mabuksan ang ginawa ng Corpse God, kung kaya nagulat ang mga nag-iikot na mga pulis. Ngunit bago ito masaksihan ng mga pulisya ay nagawa na nit maitago ang kanyang sarili. Sa muling pagbalik ng lakas ng bida ay ang pag-uusap din nila ni Takumi tungkol sa mga tricks nito na maari niyang magawa na tulad ng anim nitong nakalaban na ipinasok niya sa loob ng bilog na lupa sa ganitong paraan, kung kaya hindi sila mahihirapan sa pagtago ng mga bangkay ng kanilang kalaban. Ngunit nagwika naman ang Corpse God na hindi pa umano patay ang mga taong yun. Marahil matino pa ang mga ito, ngunit hindi nito kayang tumistigo kung sila ay iimbestigahan ng mga tao. Kahit buhay pa ang mga ito, nagbigay naman ng kasiguraduhan ng Corpse God na hindi na nito magagawang pumatay. Sa pagpasok ng pag-iimbestiga sa mga nangyari, makikita si Tsubaki, Iwanome at Kuzabero na isang investigador. Ayon dito, marahil ito ay isa sa kagagawa ng lemmings, Grim Reaper o ng isang surot na nagbubuga ng apoy.